Magandang hapon, Pilipinas. Kami, ang Patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, na-detect ng Department of Health ang unang kaso ng Omicron BA.4 sa variant sa Pilipinas. Itinuturing itong variant of concern at mas mabilis umanong makapanghawa. Kaya paalala ng DOH, patuloy na sumunod sa minimum health protocols para hindi magtuloy-tuloy ang bahagyang pagtaas ngayon ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Nagpapatrol, Michael Delizo. Nagbalik Pinas noong Marso ang photographer na si Gan matapos maapektuhan ng krisis sa Kuwait. Abril nang magtayo siya ng sariling photo studio sa Villamor Airbase sa Pasay City. Ngayong nagsisimula ng negosyo, nag-aalala siya sa balita kaugnay ng bagong COVID variant at bahagyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ngayon. Medyo kabado siyempre. Nakabukas lang eh, mamaya mag-search siya naman tapos kakabukas lang ng shop namin. Medyo sobrang stressful po. Ang flower shop owner na si Jobert, iniisip na rin ang posibleng mangyari kung maghihigpit uli. Aba, siyempre, pakaba-kaba. Saan ko kami kukuha? Buti sana kung may suporta pa eh. Eto nga, hindi nga nakuha yung ayuda na tinatawag dito eh. Ayon sa Okta Research, bagyang tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. 19% ang itinaas ng mga kaso mula May 13 hanggang 19 kumpara noong May 6 hanggang 12. Pero ayon sa mga eksperto, wala pa namang dapat ikabahala. Maraming araw na may slight increase ang ating cases, ng new cases dito sa Metro Manila at ibang parte ng Pilipinas. Pero hindi pa naman ito sapat para ma-alarma tayo. No? I don't consider this as a surge pa kasi ang number of the cases is not that significant, no? Kumbaga, parang konting uptick lang siya. But ang critical nito is we will monitor this trend of the cases in the next weeks or few weeks, no? Kung pataas talaga yan. Naitala naman ang pinakamababang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 mula March 31, 2020 o noong unang buwan nang ipatupad ang quarantine protocols. Sa huling advisory ng DOH, na-detect ang Omicron BA.4 subvariant mula sa isang Pinoy na umuwi galing Middle East noong May 4. Asymptomatic ang Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang DOH sa kaukulang LGU para magpatupad ng detection at isolation activities. Itinuturing ang Omicron BA.4 na isang variant of concern ng European Center for Disease Prevention and Control. Sinasabing mas mabilis makahawa ang BA.4 kumpara sa original na Omicron variant. May resistensya ito sa immune protection, lalo na kung matagal-tagal na mula ng mabakunahan ang isang taong dadapuan ito. Muling nagpaalala ang health experts sa publiko na mahigpit na sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng face mask, regular na paghuhugas o pagsasanitize ng kamay, physical distancing at magpabakuna ng hanggang booster. Iminungkahi naman ni Dr. Herbosa na bigyan na rin ng ikalawang booster shot ang mga OFW. Dapat din anyang bakunado na ang mga estudyante bago mag face-to-face classes para maiwasan ang outbreak. Ni-request natin yan. In fact, ako eh recommended ko rin na mabigyan na rin yung mga leaving for abroad kasi hinihingi nila yung request na boosted sila or updated ang vaccine status nila para mapuntahan nila yung kanilang place of work, lalo na yung mga seaman. Target ng pamahalaan na umabot sa 77 million ang mabakunahan bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nagbabala ang isang opisyal ng World Health Organization na posibleng kumalat ang monkeypox virus sa Europa. Ayon kay WHO Regional Director for Europe Hans Kluge, pinangangabahang tumaas ang cases lalo't papasok ang summer season sa Europa at inaasahang mas marami ang gaganaping mga festival at party. Sinabi ng mga eksperto na ang monkeypox ay hindi singbagsik ng smallpox na matagal nang nawala sa mundo. 0 hanggang 11% ang case fatality ratio ng monkeypox. Naitala na ang mga kaso nito sa Africa, United States, Canada at Australia. Ayon naman sa Department of Health ng Pilipinas, wala pang naitatalang kaso ng monkeypox sa bansa, pero naghigpit na sa border control ang gobyerno para matiyak na hindi ito makakapasok sa bansa.
Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, nagbabantay na ang Bureau of Quarantine, partikular sa mga galing sa ilang bahagi ng Africa, lalo na kung makikitaan ang sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan at kulani sa leeg. Lahat ng mga protocol na ipinatutupad laban sa COVID-19 ay maaari ring i-apply laban sa monkeypox. Ang ginagawa lang natin ngayon, yung heightened border control. So, yung mga taong galing sa Central Africa, na kung saan doon ang pinakamarami, at West Africa, yan ang pinababantayan ko sa Bureau of Quarantine. Inaprobahan na rin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa tatlo pang rehiyon sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kasama dito ang 1,000 pisong dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Region 2 o Cagayan Valley at mga taga Region 4B o Mimaropa. Sakop din sa aumento ang minimum wage earners sa Mimaropa na ginawaran ng 35 pesos na dagdag sahod. Makakaasa naman ang mga manggagawa sa Region 12 o Soxargen ng 32 pesos na wage increase. Pero sabi ng NWPC, hahatiin sa 2 bigay ng aumento sa sahod ng mga manggagawa dito. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, walang saysay ang inaprobahang kakarampot na aumento sa sahod. The wage increase order issued by the regional wage boards have no value anymore to the workers because the erosion that is happening the moment the prices of basic commodities starts to be implemented. Samantala, para naman sa inaprobahang aumento sa sahod ng mga taga Metro Manila, ipinaliwanag ni NWPC Executive Director Maria Cristel Dasi sa Teleradyo kung bakit malayo ito sa mahigit 400 pesos na hiling ng labor groups. Ang pagtatakda po ng minimum wage ay nakasalalay sa 10 criteria. So, bagamat yung petition ay malaki kaysa sa na-aprobahan ng board, hindi lang yun yung basihan kung hindi ibabangga natin ito doon sa employer's capacity to pay. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Bad news po sa mga motorista ang gumagamit ng gasolina. May big time oil price hike sa Martes, May 24. Maglalaro ang big time na dagdag presyo sa 4 pesos at 10 centavos hanggang 4 pesos at 50 centavos kada litro. Good news naman sa mga gumagamit ng diesel. May rollback na maglalaro sa 230 hanggang 250 pesos kada litro. Gayon din ang kerosene na aabot sa 240 hanggang 250 kada litro. Paliwanag ng mga taga-industriya, nagsimula ng driving season sa Amerika kung saan maraming sasakyan ang gumagamit ng gasolina kaya tumaas ang presyo. Bukod pa rito, unti-unti na rin umanong lumuluwag ang quarantine at lockdown sa China. Kaya inaasahang maaaring sumabay na rin ang diesel at kerosene sa pagtaas ng presyo sa mga susunod na linggo. Naniniwala ang isang political analyst na hindi mauuwi sa constitutional crisis ang issue ng disqualification case laban kay presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Professor Maria Ella Atienza na mangyayari lang ito kung hindi sumang-ayon ng Kongreso sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa election lawyer na si Attorney Emil Marañon, may injunctive power ang Korte Suprema kaya pwedeng maglabas ito ng temporary restraining order. May kapangyarihan din itong ipasuspindi ang proklamasyon. Maiiwasan naman anya ang constitutional crisis dahil may nakasaad na solusyon sa saligang batas sakaling hindi muna maipoproklama ang nanalong presidente. Meron pong power ang Korte na i-suspend yung proklamasyon po. Nakasulat po yan sa Republic Act 6646.
wala din pong constitutional crisis na mangyayari. May nagsasabi kasi na pagka nakialam pa ang Supreme Court, pagka nag-issue sila ng TRO, magkakaroon ng constitutional crisis. Pero ang constitutional crisis para sa amin na political scientists, nangyayari lang kung hindi tatanggapin yung desisyon ng Supreme Court. Kasi naayon naman sa constitution natin, sa legal process natin, na ang may huling say dyan ay yung Supreme Court. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang sinasabing discrepancy sa ilang election returns o ER mula sa apat na probinsya. Ito ang mga hindi nagtugmang ER sa electronically transmitted na resulta. Tingin ng COMELEC, posibleng nangyari ito dahil sa final testing and sealing at hindi mula sa mismong boto. Mayroon din kasi ang ikalawang ER na nagtama ang resulta. Posible rin umanong nagkaroon ng procedural error sa electronic transmission ng resulta. Samantala, umabot na sa 78,894 ERs ang natapos na i-encode ng mga PPCRV volunteer. 98.73% dito ang nagtugma sa resulta ng botong natanggap ng transparency server. Nailipat na ang kahon-kahong kopya ng mga election returns mula sa UST patungong Pope Pius Center sa Paco, Maynila. Inaasahang sisimulan naman ang trabaho sa Pope Pius sa Miyerkules, May 25. Sumakabilang buhay na ang isa sa pinakamaningning at pinakamalaking icon ng sine Filipino na si Susan Roses. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagkikiramay kay Senadora Grace Poe at kanilang pamilya, ang ABS-CBN at ang cast and crew ng FPJs ang probinsyano sa pangunguna ni Coco Martin. Sa mahabang panahon, nagbahagi ng pagmamahal, pananalig at pag-asa si Susan Roses sa kanyang pagganap bilang Lola Flora. Isang mahusay na huwaran si Susan Roses na pinaghuhugutan ng inspirasyon at lakas habang pinagsisilbihan ang mga Pilipino. Patuloy na bibigyang pugay ng Kapamilya Network ang kanyang pamana bilang reyna ng pelikulang Pilipino at bilang isa sa minamahal na haligi ng industriya. Bilang pagpupugay sa reyna ng pelikulang Pilipino, narito ang pagbabaliktanaw sa iba-ibang papel at transformasyon ni Susan Roses sa larangan ng sining at lipunan sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Nagluluksa ngayon ang maraming Pinoy fans na bigla sa balitang pumanaw na ang tinaguriang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses, Biyernes ng gabi, sanhi ng komplikasyon ng kanyang edad. Sa isang pahayag, kinumpirma ng unikaihan niyang si Senator Grace Poe ang pagyaon ng 80 anyos na ina, kinikilalang haligi ng entertainment industry, kapiling ang mga mahal niya sa buhay. Hiling niyang maalala ng publiko ang kanyang ina bilang isang mabuting tao, huwarang Pilipina at isang national treasure. Maganda, mayumi at maamo ang mukha, binansagang the face that refreshes ang tubong bakolod ng si Jesus Levis Sonora ng Sampaguita Pictures mula nang pumalaot siya sa showbiz noong 1950s. Ang dalisayding imahe ni Susan Roses ang naglukluk sa kanya bilang reyna ng pelikulang Pilipino na nagsabog ng kislap sa maraming di malilimutang pagganap na minahal ng publiko. Sa comedy, drama, aksyon, sayaw at horror, pinanday ang talino ni Susan na ilang beses na pinarangalan ng famas at iba pang award-giving bodies. Siya si Susan ng Daldal, Susan ng Twist, ang prinsesa sa Perlas ng Silangan. Siya rin si Divina Gracia, si Maruha, Barbara sa Patayin sa Sindak si Barbara, ang huwarang asawa sa Mahal sang Kanagaling Kagabi. Isa lang ang naiisip kong gawin ngayon. At kalaunan si Lola Flora sa FPJs ang Probinsyano. Bilang unang ginang ng showbiz, tiningala din ng fans ang pagsasama nila ng action king na si Fernando Poe Jr. sa pelikula at politika. Kapwa nila sinuong ang mga dagok ng kontrobersyal na resulta ng 2004 presidential elections ang taong pumanaw rin si FPJ. Ito na rin ang isa sa pinakamahirap na pagganap ni Susan sa tunay na buhay. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Bravest thing that you have done is you have stolen the presidency not once but twice.
sa laro ng politika. Nalagpasan din ni Susan ang hinagpis ng 2016 presidential elections sa issue ng citizenship ng adopted daughter niyang si Senator Grace Poe na kalaunay kinatigan ng Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyo na nagsampa ng mga demandang ito. Tinatanaw kong utang na loob kasama ng lahat ng pulot sa buong Pilipinas dahil nagkaroon ng boses lahat ng tulad ng anak kong si Grace. Hanggang bago magpandemya, itinambok si Susan sa ilang teleserye ng ABS-CBN. Highlight din sana ang baliktambala nila ng dating karibal na si Amalia Fuentes na pumanaw na rin noong 2019. Hindi lahat ng maldita ay mabait. Ako ngayon, at baliktad din. Ako mabait ako sa tunay na buhay. Lahat ng diba, Mario? Tao, maldita ako sa tunay na buhay. 2015 nang binigay ni Susan ang kanyang basbas kay Coco Martin para gawing teleserye ang pelikula ni FPJ na Ang Probinsyano. Ginampanan niya rito ang lola ni Naador at Cardo Dalisay na si Lola Flora hanggang sa huli niyang eksena nito lang Enero. Pebrero nitong taon din ang huling public appearance ni Susan sa Philpost kung saan siya pinarangalan bilang isa sa Living Legends honoris ng commemorative stamps. Kahit mahina na, ipinakita pa rin ni Susan ang regal niyang anyo. Ito na rin ang huling baliktanaw at pasasalamat ni Susan sa pambihira niyang buhay at karir na nagsara ng isang malaking bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hindi masusukat ng anumang salita ang karangalang ibinibigay ninyo sa amin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang mga labi ni Susan Rosas ay paglalamayan simula ngayong gabi sa Heritage Park sa Taguig City. Itatakda pa ang kanyang libing sa Manila North Cemetery kung saan magkakatabi ang puntod ng hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Nagpaabot na rin ang pagkikiramay at panalangin ng Malacañang sa mga kapamilya, kaibigan at katrabaho na iniwan ni Susan Rosas. Ayon sa Malacañang, malaking kawalan ito hindi lang sa entertainment industry, kundi maging sa mga tao na naging malapit sa pumanaw na Queen of Filipino Movies. Nakikiramay po ang TV Patrol at ABS-CBN News sa pamilya, mga kapwa-artista at fans na nagluluksa sa pagpanaw ni Ms. Susan Rosas. Nagtayo ng mga outpost at nagpakalat ng navigational buoy ang Philippine Coast Guard sa mga okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard, malaki ang maitutulong sa pagbabantay sa dagat na sakop ng Pilipinas ng mga outpost na itinayo sa mga isla ng Likas, Lawak at Parola na bahagi ng Kalayaan Island Group na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang mga outpost ay may istruktura na may radio communications na layong bantayan ang pagdaan ng mga banyagang barko at maiparating agad ang maritime incidents sa main station ng PCG. Pinuri ng Commission on Human Rights ang hakbang ng Coast Guard. Ayon kay CHR Executive Director Jacqueline Digia, mahalaga ito para maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang kanilang kabuhayan at maigiit ng Pilipinas ang soberanya sa Kalayaan Island Group. Dalawa pang Pinoy boxer ang pasok sa finals ng SEA Games sa Vietnam, habang naka-gold-silver finish naman ang Pinoy sa men's tennis at billiards. Ang Gilas Pilipinas, isang panalo na lang ang kailangan para sa gintong medalya. Mula Hanoi, Vietnam, nagpapatrol Diane Castillejo. Agresibo at dominado ni Ian Clark Bautista ang kalaban mula Cambodia sa semifinals ng SEA Games Boxing. Mula unang round, nasaktan agad ang kalaban. Unanimous decision para kay Ian, kaya pasok siya sa finals at lalaban para sa gold kalaban ang Myanmar. Ang slugger din po siya, ma'am, katulad sa, ano ko, sa laro ko din po. Pag-uusapan pa namin ng mga coach yung gold para sa bayan po at sa pamilya. Si Irish Magno matalas din. Hindi na nakalapit ang kalaban mula Indonesia.
Determinado si Irish na makagold pero malakas din ang matangkad na fighter mula Vietnam na makakaharap niya sa finals. Mawi tayo. Yan talaga yung kailangan ng paraan para may panalo natin sa country. Pero ang Tokyo Olympic silver medalist na si Nesty Petesio hindi pinalad sa laban kontra Vietnam. Malakas ang cheer ng audience nang binigay ang decision sa kalaban. Ginawa ko po yung best ko nung nalaban mong 5-0 sa second round. Alam ko sa first round, digitan talaga kami, minado ako. Doon second round, alam ko akin. Lalo na sa third round, tapos sa kanya pa din. So, yun po, accept na lang po kasi ganun po talagang laro. So, yun, sa third round po, grabe. Gusto ko talaga tapusin siya. Isang hit lang talaga na ano. Pero, madulas din po talaga. So. Sina Rogen Ladon at Yumer Marshall ang lalaban sa finals bukas, kaya apat na gold ang hinahabol ng Pinoy boxers. Sa tennis, gold and silver ang Pilipinas sa men's doubles. Maganda ang momentum ng mag-partner na sina Tret Huey at Ruben Gonzalez. Dikit ang mga punto sa kalabang Pinoy team nina Nino Alcantara at Jason Patrombon na defending gold medalists. Kept the pressure on, really played well for the whole match. So yeah, thanks to Ruben for playing with me. It was a great week, and for me, first gold medal in men's doubles. So it was great. Yeah, it was great. Revenge. I mean, I was just trying to focus on the match. You know, I haven't won a gold medal. This is my first one, so it's awesome to take it with a really good friend and to finally get it done. It feels really good. Sa women's billiards 10 ball, gold silver finish din para sa Pilipinas. Champion si Rubilen Amit, silver si Cheska Centeno. Pangalawang gold na ito ni Rubilen. And they go inside to Castro. Sa women's basketball, tambak ang Singapore sa Gilas women's team. Last minute pass finds Pontejos. 0.6. Sa men's basketball, panalo ang Pilipinas sa Malaysia 87-44. Undefeated pa rin ang Gilas sa limang game. Make sure that we took care of business, we stuck to the game plan, especially for tomorrow's game. Tomorrow's a very big game for us. It's the gold medal match against Indonesia, so we have to do whatever it takes to prepare in the best way that we can. Still not able to make our outside shots consistently, so that's an area of concern for us. Their guards, they're shooting very well, certainly much better than we've been shooting. So we knew coming along that this would be our biggest test. So we're going to practice now. We're going to take our best to be competitive tomorrow. Bukas na Linggo ang final laban sa Indonesia at kung manalo, isa pang gold para sa Pilipinas. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Hanoi, Vietnam. Samantala, natagdagan pa ngayong araw ang gintong medalya ng Pilipinas, All Pinoy, sa finals ng men's 10 ball singles kung saan muling nagkaharap ang mapinoy na sina Carlo Biado at Johan Chua. Naiwi ni Biado ang gintong medalya habang silver si Chua. Sa huling tala ng SEA Games website, nasa ikalimang pwesto pa rin ang Pilipinas sa medal tally. Sumusunod ito sa Singapore, Indonesia, Thailand at ang nangungunang host country na Vietnam. Puntahan naman natin ang nagaganap sa Heritage Memorial sa Taguig kaugnay sa pagkamatay ni Susan Roses. Kasalukuyan nagsasalita si Senadora Grace Paul. You and for this advocacy that you fought for, hindi ito magiging ganito. I won't even be, hindi ako magiging sa ganitong pagkakataon sa buhay. So sabi niya, masaya siya. Tapos alam mo, pagkatapos nun, parang naiba na. Yun na yung huling pag-uusap namin. Kaya napaka-symbolic nga eh. Parang inintay niya yung hindi ko naman sasabihin inintay. Pero pagkatapos nun, nung dinala na namin siya sa ospital, kasi parang, parang wala sa sarili. Tapos nagko-complain siya na may pain siya. So nung dinala namin sa ospital, ang pinagbibili niya palagi, yung mga apo niya na kailangan daw dali namin sa Baguio. Yung mga bata, tapos yung bahay daw ng papa ko doon, ayusin ko daw para yung mga bata pwede daw magbakasyon doon. Yun yung mga naisip niya. Ma'am, may details na po kung kailan yung hanggang kailan po yung umpisa ngayong araw para sa mga kaibigan, pamilya, bukas po ang ating
viewing para po sa ating mga kababayan na nais pumunta dito para makita siya muli sa huling pagkakataon. Ang masasabi ko lang po, kahit na pong nagkaroon siya ng sakit, hindi naman po siya nawalan ng makakasama, nandun po ang kanyang mga mahal sa buhay, at siya naman po ay lahat naman po ng mga ipinangarap niya ay nakamtan na niya, at lahat ng mga nais niyang tulungan na tulungan niya, handa na rin po kami, pero syempre kami po ay nagluluksa. Kung makikita niyo po siya ngayon, matutuwa rin kayo, sapagkat kung gaano siya kaganda, ganun pa rin si Lola Flora, ganun pa rin ang aking nanay. Kaya ako'y kahit papano ay nabibigyan ng kasiguruhan na okay naman siya. Ma'am, there is as early as now, there is. Bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ng Batikan ng Tres na si Susan Roses mula sa kanyang mga nakatrabaho sa industriya. Nagpasalamat ang FPJ's Ang Probensyano star na si Coco Martin sa lahat ng biyaya, paggabay at pag-aruga sa kanya ni Susan Roses. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Coco na nabuo siya dahil sa pagmamahal ng aktres. Hinding-hindi niya umano ito makakalimutan at palagi niya itong nasa puso at isipan habang buhay. Ikinalungkot din ng Queen of Pinoy Soap Opera na si Judy Ann Santos ang pagpanaw ni Susan Roses. Ayon kay Juday, nagpapasalamat siya sa pagkakataong makilala at makasama ang nag-iisang reyna ng pelikulang Pilipino. Hinding-hindi niya umano makakalimutan ang masarap at mahigpit na yakap nito sa taping nila ng Ang Probensyano. Pangako ni Juday, ipapasa niya sa mga kabataan sa industriya ang lahat ng kanyang natutunan mula kay Susan Roses. Nagpasalamat din si Senador Lito Lapid kay Susan Roses dahil sa anya'y pagiging inspirasyon nito, hindi lamang sa mga taga-industriya, kundi sa maraming Pilipinong humahanga at tumitingala sa kanyang husay at ganda. Dagdag ni Lapid, mananatili at gugunitain niya ang magagandang alaala ng kanilang pagsasama sa harap at sa likod ng kamera. Huling nakasama sa trabaho ni Lapid si Susan Roses sa FPJ's Ang Probensyano, kung saan ginampanan ni Lapid ang karakter na Ang Pinuno. Samantala, hiniling naman ni Senator-elect Raffy Tulfo kay Pangulong Rodrigo Duterte na ideklarang National Day of Mourning ang libing ni Susan Roses. Maghahain naman ng resolusyon sa Kamara si Representative Jocelyn Tulfo para isulong na hiranging national artist si Susan Roses. Nagpasalamat ang kapamilya stars at news personalities sa kaliwat kanang pagkilala mula sa gawad tanglaw. Samantala, sa unang pagkakataon, magtatambal ang real-life couple na sina Ronnie Alonte at Doy Sandalio sa isang teleserye. Nagpapatrol, MJ Felipe. Magkakahalo ang emosyong nararamdaman ng real-life couple na sina Lois Sandalio at Ronnie Alonte nang dumalo sa red carpet screening ng seryeng Love in 40 Days. Ito yung first teleserye namin na magkasama, na totoong teleserye na araw-araw nilang mapapanood. Yes, so first time namin magbida ni Ronnie sa teleserye, kaya nakakataba ng puso. Pero yun nga, kinakabahan pa din, may pressure pa din. Bigati ng co-stars ng dalawa, sina Lotlot De Leon, Leo Martinez, Maylin Dizon at iba pa. Dagdag pressure ang special effects dahil multo ang papel ni Loisa dito. Isang sequence ginagawa namin ng limang beses para lang sa mga effects. Palabas na ang serye simula May 30. Isa naman sa mga kapamilyang kinilala sa gawad ng law ang husay ni Zanjo Marudo para sa pelikulang Isa Pang Bahaghari. Isa to sa mga exciting part ng karir ko. Mas patuloy ko pang mas pag-uusayan at gagalingan sa mga susunod kong mga projects. Kinilala rin ng gawad tanglaw ang news programs at personalities ng ABS-CBN gaya ni na Ron Cruz bilang best TV news anchor at ang gantimpalang Dr. Debbie Francisco Dianco para sa sining ng pangmadlang komunikasyon para kay Carmina Constantino ng ABS-CBN News Channel or ANC. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng gawad tanglaw. You know, to be recognized at a time when facts are being attacked, when truths are being exploited in a way that undermines our democratic process. But it also serves as validation, not just for my hard work, but pati na po sa mga kasama ko sa ABS-CBN News Channel, sa
Bahati na rin po sa buong pamilya namin sa ABS-CBN. Co-award ni Cruz si Karen Davila sa Best TV News Anchor Award. Nakuha rin ng TV Patrol News Anchor ang kauna-unahang MLQU, Pro Patria et Jure Jury Award for Broadcast Journalism. At sa kabila ng pagkawala ng prangkisa, malaking karangalan para sa lahat ng kapamilya na matanggap ng ABS-CBN ang Gawad Tanglaw Award for Best TV Digital Media Station. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nagkilos protesta ang ilang individual malapit sa embahada sa Amerika sa Maynila kaninang tanghali. Ipinoprotesta nila ang pagbisita ni US President Joe Biden sa Asia Pacific region. Pero pinalayo sila ng matauhan ng Ermita Police Station. Wala rin naman ang permitang grupo para magkilos protesta sa lugar. Dinampot ang dalawang lalaki at dinala sa istasyon ng pulis. Isa sa mga ito si Lloyd Manango na isa umanong culture correspondent ng The Manila Collegian. Pero wala siyang naipakitang ID, gayon din ang isa pang lalaki na nakitang nagve-video ng rally. Wala namang kasong isinampalaban sa kanila at pinauwi na rin matapos ang 5 oras. Sugatan naman ang isang nanay at ang kanyang 3 taong gulang na anak matapos mahagip ng truck sa Rodriguez Rizal nitong Huwebes. Ayon sa happy ng Investigation Department ng Rodriguez Police, pasakay na sa tricycle ang mag-ina matapos kumain sa isang fast food chain nang mabitawan ng nanay ang anak. Mabilis na nahila ng nanay ang bata pero nahagip pa rin sila ng truck. Agad silang isinugod sa ospital. Nahuli ng traffic enforcers ang driver ng truck. Giit ng driver, hindi niya napansin ang mag-ina. Kinasuhan na siya ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Tumanging magbigay ng pahayag ang pamilya ng mag-ina. Puspusan na ang paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga estero at kanal sa Metro Manila para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Ayon kay MMDA General Manager Frisco San Juan Jr., sinusuyod nila ang iba-ibang lugar sa Kamaynilaan para inspeksyonin ang mga baradong daluyan ng tubig. Tinatanggal din ang lahat ng mga nakahambalang sa kalsada na maaaring magpalala sa baha sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Samantala, 36 na palaboy ang sinagip at dinala sa Delpan Evacuation Center sa Maynila matapos bumagsak ang malakas na ulan kagabi. Doon sila pansamantalang pinasilong at binigyan ng mga pagkain, tubig at gamot. Patok ang isang Facebook group kung saan naminigay ng iba-ibang bagay tulad ng mga gamit sa bahay ang mga miyembro. Libre, ibig sabihin, walang babayaran dito basta mag-mine ka lang at makipag-online bayanihan. Nagpapatrol, Jeffrey Hernais. Mula mga libro, appliances, pinaglumaang damit at sapatos at iba pang mga gamit sa bahay, lahat ng ito, libre. Galing ito sa mga netizen na miyembro ng Facebook group na Really Really Free Market. Nabuo ang unang grupo sa panahon ng pandemya. Gayon, mayroon na rin sa iba't ibang lugar. Yung spirit talaga nung Really Really Free Market is just about sharing. Ganun kasimple. And dumami na yung mga hyperlocal groups, which is the goal from the start naman. We really want to share the blessings and avoid more trash going to our landfills. Pinopost ng mga miyembro ang mga larawan na mga ipinamimigay na gamit. Hindi kailangang makipag-unahan sa pag-mine dahil pipiliin ng magbibigay ang sa tingin niya ay pinakamakikinabang. Layon din ng grupong himukin ang publiko na huwag basta itapon ang mga hindi na ginagamit na bagay upang makatulong sa kalikasan. Yung mga trash natin, it really goes to our landfills. So if we all want to care for our families, our children, di ba, 30 years down the line, magiging masama na talaga yung mangyayari sa mundo natin, yung environment natin, there will be global warming, etc. So we want to help in our own ways. Sa ngayon, umaabot na sa 15,000 ang mga miyembro ng Really Really Free Market Manila bukod pa sa ibang grupo. Samot-sari na rin ang mga ipinamimigay ng mga netizen. May namimigay ng aircon, stroller, sofa at maging wedding gown. Umaasa naman ang mga nasa likod ng Really Really Free Market na lalaki pa ang kanilang online community.
gusto nilang makatulong instead of throwing away items when they declutter or let's say ayaw na nila yung item. No, just give it for free. Aside sa nakatulong sila sa may environment, nakatulong din sila dun sa may taong pagbibigyan nila. Payo nila, kaysa mapuno ng alikabok at tuluyang makalimutan ang mga bagay na hindi na kailangan, gamitin ang social media upang makatulong sa mga nangangailangan. Jeffrey Herdaez, ABS-CBN News. Nagsagawa ng prayer rally ang mga residente sa labas ng Municipal Hall sa Bayan ng Tubaran, Lanao del Sur. Ipinagdasal nila ang mapayapang special elections na nakatakda sa Martes, May 24. Higit 6,000 residente ang tinatayang boboto pa lang sa special elections. Itinalaga na sa Tubaran ang mga tauhan ng PNP mula sa Regional Mobile Force Battalion, Provincial Mobile Force Company, Special Action Force at Explosive Ordnance Division at mga tropa ng militar para magbigay ng seguridad sa special elections. Ipinagdiwang muli ang fertility ban sa Obando, Bulacan matapos itong pansamantalang itigil ng 2 taon dahil sa pandemya. 3 araw ipinagdiwang ang pista mula Mayo 17 hanggang 19. Dekadang tradisyonal ang pagsayaw sa Obando ng mga humihiling na magkaroon ng anak. Ayon sa PNP, mapayapang na isagawa ang kapistahan at ipinatupad pa rin ang pagsusuot ng face mask at paglalagay ng alkohol. Sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur, nakiisa ang libo-libong deboto sa taunang Peña Francia de Mayo Fluvial Procession nitong Biyernes ng gabi. Muli isinagawa ang prosesyon sa Naga River matapos ipagpaliban dahil pa rin sa pandemya. Pagkakataon ng Peña Francia de Mayo para makasakay sa pagoda ni ina ang mga babaeng deboto. Sa regular na pagdiriwang kasi ng Peña Francia Festival tuwing Setyembre, mga lalaki lang ang nakakasakay sa pagoda. Ilang artista at kapamilya ang nagsimula ng dumalaw sa burol ng labi ni Susan Roses. Balikan natin ang latest sa Heritage Memorial sa Taguig kung saan naroon si Jose Carretero. Jose, sino-sino na ang mga dumalaw dyan? Tia, ngayon nga ang unang gabi ng burol ng namayapang aktres na si Susan Roses dito sa The Heritage Park sa Taguig. Katatapos lang ng press conference kanina ni Senator Grace Poe. Alas 5:30 nang madala dito sa Heritage Memorial ang mga labi ng aktres. Ayon kay Senator Grace Poe, Martes nang dalhin sa ospital ang kanyang ina dahil madalas daw itong manghina at hindi na kumakain. Kagabi nang pumanaw ito na ayon sa doktor, cardiopulmonary arrest ang sanhi. Miyerkules ang libing pero walang schedule, wala pang ipinapalabas na schedule. Bukas naman ito sa mga fans na nais makiramay pero panawagan ng senador na sumunod sa health protocols. Alas 10 ng umaga magsisimula ang public viewing. Aking nanay ay nasa edad na rin, no? 80 years old na siya. Ang kanyang kinamatay ay ito yung sinabi ng doktor, cardiopulmonary arrest. Ibig sabihin, bumigay po ang kanyang puso. Maraming dahilan yan dahil marami na rin mga naging komplikasyon sa kanya. Pero hindi kasi siya nagdadaing masyado. Kung kilala ko yung aking nanay, itinatago niyang mabuti kung ano man yung nararamdaman niya. Ayaw niyang maging pabigat sa iba. Labis ang pasasalamat ng pamilya sa mga patuloy na nagpapaabot ng pakikiramay sa kanila. Tia? Maraming salamat, Jose Carretero. Mga kapamilya, nagsimula ng panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. Pero painit at mainsangan pa rin sa ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, pwede pang humabol ng bakasyon at madiskubre ang ilang pasyalan sa bansa. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Pagkakataon na muling ma-experience ang malaparaisong ganda ng Batanes dahil matapos ang 2 taong pagsasara dahil sa pandemya, binuksan na muli ang lugar sa mga turista. Pero 50 lang muna ang papayagan kada linggo.
Paunahan na lang po dun sa slot kung sino pong maunang makapagbigay din sa amin ng mga requirements, yung vaccination certificate lang, tsaka mm-hmm. yung kanilang proof of booking from a tour operator, bibigyan mm-hmm. na agad namin sila ng certificate of acceptance. Sa Agno, Pangasinan, napawaw ang mga netizen sa post ni Bablen Del Torato. Ipinamalas dito ang ganda ng natural pool o tinawag na depth pool sa barangay Baruan. Nasa 16 hanggang 17 talampakan ang lalim nito kapag low tide. Patok din kahit umuulan ang hot springs sa Calamba, Laguna. Balik na rin ang mga turista sa sikat na Rizal Shrine at Lake Caliraya. Kasi dito sa amin, kahit umuulan po, marami ding bumibisita kasi po hot spring po yung aming mga establishment. Sa Iloilo naman, unti-unting buwabawi ang mga negosyo at bukas na rin ang mga tourist destination. Well, talagang apektado ang turismo sa Iloilo. Pero sa awa ng Diyos, ngayon na bumubuti-buti naman po ang lagay ng turismo sa ngayon. Vaccination card lang and valid ID, okay na po. Sa Leyte, ramdam pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon. Kaya patok na pasyalan ng isang ilog sa bayan ng Javier. Libre ang pagligo sa Mat-e River sa barangay Odyong. Pwedeng magbabad sa malay jacuzzi na bahagi ng ilog. May cottages na pwedeng rentahan ng 200 pesos. Sa Leyte pa rin, pwedeng pasyalan ng Sky Cafe na nasa tuktok ng bundok ng barangay Villa Solidaridad sa Baybay City. Perfect pumunta rito mula alas 4 hanggang alas 8 ng umaga para makita ang Sea of Clouds at masilayan ang ganda ng pagsikat ng araw. Sakto dito ang alok na kape at agahan habang ini-enjoy ang malamig na klima. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Samantala, bagong karangalan ang dala ng Philam NBA rookie na si Jalen Green, second overall draft pick sa NBA All-Rookie First Team. 67 ang laro ni Green ngayong taon na may average na 17 points bawat game. Si Green ang pangalawang Philam na nakakuha ng karangalang ito. Si Jordan Clarkson ang unang nakakuha nito noong taong 2014. Marami ang nagsasabing napaka-toxic na ng social media. Pero dahil sa social media, muli nagkita ang magkapatid na kapwa senior citizens matapos ang 30 taon. Nagpapatrol, Romeo Subaldo. Wala nang nabitawang mga salita, kundi yakapan at iyakan. Amuning pagtatagpo ng magkapatid na sina Seriaco at Encarnacion Solis na hindi nagkita sa loob ng 30 taon. 87 anyos na si Lolo Seriaco, pangalawa sa 8 magkakapatid, habang 73 anyos naman si Lola Encarnacion. Unang nag-viral sa social media ang video ni Lola Encarnacion matapos lumabas sa report na mag-isa siyang namumuhay sa kabundukan ng Talisay City sa loob ng halos 2 dekada. Halos matumba na ang kanyang bahay kasunod ng ilang bagyo, walang kuryente at walang makausap na tao. Inilapit ng grupong Kapusan Outreach ang kwento ni Lola Encarnacion sa DigiCast Negros para mahanap ang kanyang mga kamag-anak. Nagtulong-tulong din ang mga netizen para bigyan siya ng surprise birthday party. Napanood ng Felix G. Usay Foundation Incorporated ang kanyang kwento at pinatayuan siya ng bagong tirahan sa tulong ng Philippine Army, PNP at mga miyembro ng Kapusan Outreach. Nang i-post ng Negros Occidental Police Provincial Office ang litrato ni Lola Encarnacion sa bago niyang tahanan, may kumontak sa kanilang apo ni Lola Encarnacion at nagsabing buhay pa ang isa nitong kapatid. Dito na naplano ang pagkikita ng dalawa. Si Lolo Seriaco, hindi na masyadong nakakakita habang si Lola Encarnacion naman, hindi na masyadong nakakarinig. Waato ka bang yapo dito? Oh, si Kanuya din? Ato Kuya sa Concepcion, sa Barrio Concepcion. Mahaba ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga nangyari sa mga buhay nila. Gusto sana ni Lolo Seriaco at ng mga anak nito na sa kanila natumira si Lola Encarnacion. Pero si Lola hindi sanay sa mataong lugar. Gusto niya doon na lang manirahan sa kabundukan. Matapos mananghalian, nagpaalam si Lola Encarnacion sa mga kaanak at nangakong babalik para muling bumisita. Kinausap ni Lolo Seriaco ang mga miyembro ng Kapusan Outreach na huwag pabayaan ang kanyang kapatid. Masayang umuwi si Lola Encarnacion pero may isa pa siyang hiling. Nais niyang makita rin ang anak na isinilang sa Manila Hospital. Dahil walang pambayad sa ospital, pinaampun umano niya ito sa kapatid ng kanyang doktor. Romeo Subaldo, ABS-CBN News. Kakapasok lamang na balita, nakasungkit pa ng gintong medalya ang Pilipinas sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam.
Nagwaginang ginto sa weightlifting ang 18 taong gulang na si Vanessa Sarno na nagtakda rin ng bagong SEA Games record sa women's 71 kilogram class. Gandang balita naman, Pia, sa gitna nung pagpanaw, no? Malungkot na balita pagpanaw ni Ginang Susan Rosas. Okay, congratulations sa ating mga atleta na patuloy na nagbibigay pride sa Pilipinas dyan sa SEA Games. At muli po, yung pakikiramay po ng buong ABS-CBN sa mga kapamilya at mga kaibigan at syempre mga fans ni Ma'am Susan Rosas. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa ngalan ni Zen Hernandez, ako si Pia Gutierrez. At sa ngalan ni Alvin El Chico, ako si Mike Navalio. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.